owner na si Erwin Tulfo dahil paso na raw ang lisensya nito. Kasunod yan ang pagtanggal sa security escort ni Tulfo at ng kanyang mga kapatid. Matapos niyang murahin at pagbantaan si DSWD Secretary Rolando Bautista. Nagsorry na si Tulfo pero si Bautista naglatag ng mga kondisyon bago niya raw tanggapin ang sorry ni Tulfo. May report si Joseph Moro. Handa raw tanggapin ni DSWD Secretary at Retired General Orlando Bautista ang pagsasorry ng broadcaster na si Erwin Tulfo. Pero may kondisyon para daw mapakita ni Tulfo ang kanyang kadapatan. Sa isang pahayag, sinabi ni Bautista, yan ay kung hihingi ng paumanhin si Tulfo na ilalathala niya sa mga dyaryo. Dapat ay kalahating pahina ng sukat at si Tulfo ang magbabayad nito. Gusto rin na ipalabas ni Bautista ang sorry ni Tulfo sa mga social media platforms tulad ng Facebook, Twitter, Instagram at YouTube, pati na sa mga radyo. Bukod sa public apology, gusto rin ni Bautista na mag-donate si Tulfo ng 300,000 pesos sa lahat ng tinatayang 19 na organisasyon tulad ng Philippine Military Academy o PMA, PMA Alumni Association, mga ospital tulad ng Biluna Medical Center at PNP General Hospital. Nagugat ito ng pagbumurahin at pagbantaan ni Tulfo si Bautista nang hindi ito agad nagpaunlak ng panayam sa kanyang programa. Dahil dito umani ng batiko si Tulfo, partikular sa hanay ng Philippine Military Academy. Kalaunan ay humingi rin ng pamahin si Tulfo kay Bautista. Si Bautista, isang retiradong general ng Philippine Army at dating pinuno ng Presidential Security Group. Isa rin siya sa mga nanguna sa pwersa ng gobyerno nung Marawi Siege. Bukod dito, pinasusurrender na rin ng Philippine National Police ang baril ni Tulfo dahil nag-expire na ang License to Own and Possess Firearms o LTOPF nitong Mayo. Nagpalabas ng order ang Philippine National Police ng recall for the firearms of Mr. Erwin Tulfo for temporary custody or safekeeping, considering that yung license to own and possess firearms niya ay nag-expire na, deemed unauthorized ang kanyang ownership and possession of these firearms, even if these are still valid, no? Inamin ni Panak na may kinalaman ng pagbawi ng kanyang lisensya sa naunang utos ni DIH Secretary Eduardo Anyo na tanggalan na ng security escort ang mga Tulfo. May banta raw kasi sa kanyang buhay noon, kaya nagbigay ng ganitong pribileyo ang PNP sa kanya. Hiningi na namin ng pahayag si Tulfo kaugnay nito, pero hindi pa siya sumasagot sa aming tawag.